Ayun oh, kamusta mga ka-fishing? Eto, ayan, makapagpana ulit kami ngayon kasama ko si Dave. Pero bukas, ayan, try naming tatlong magkakasama na magpana. And kung maharap ni Paul, eto yun, dito kami sa spot na to. Ayan, dito kami mag-aabang, mag-aambush ng mga tilapia. Grabe, napakagandang pag-apangan to. Hindi talaga mauubos yung isda nito mga ka-fishing kahit araw-arawin mong mag-abang dyan. Kasi napakasukal yan mga ka-fishing. Grabe. Ayun oh, puro tubig po yan oh. Malawak yan hanggang dun sa dulo. Kaso nga lang may problema. Balak na rin linisan yan. Grabe, wala nang mga spot. Ay, ganun talaga eh, wala tayong magagawa, nililinisan. Yun, antayin ulit na ayun, tutubo yung mga paragrass na tama yung mga water lily, ganun na lang. So, ito yung actual na ginagawa namin. Ayan o, ito, papunta kami ng gitna kasi andun yung pag-abangan. Dito lang kami mag-abang ni Dave kasi ito lang yung part na merong magandang pag-abangan. Parang tawiran ba ng isda? Makita yun to mga ka-fishing. Ayan o. So, dito sa part na to, dito sa gilid, hindi naman pumupunta yung mga isda kasi. Ayan. Dito kami sa may medyo gitna. Ayan na. Ito na yung pwesto. So, sundan natin. Ipakita ko sa inyo mga ka-fishing kung asaan magandang mag-abang, mag-ambush. Daitan eh, oh, dyan. And sa part na yan, naka-fishing. So, dyan mag-aabang si Dave. Salitan kami, sinublat kami lang ng taong buti pag-abang up. Ayan, hantayin natin na makahuli. Ayan na, nakahuli na. Nakita kong kinalabit na, oh. Oh, ayan na, ang laki. Ang ganda talagang spot yan mga ka-fishing, tatawid na lang yung mga isda. Oh? Oh. As in mga ilang minuto lang yan mga ka-fishing. Oh, lapad, 5 fingers na yan. Unang huli ni Deb. Oh, ayan oh. So, tignan natin kung paano niya nahuli yun. Eto yung na-video ng kanyang camera mga ka-fishing. Ayan oh. Oh, nag-aabang siya na ganyan. At merong biglang meron sa kanan niya. Oh, ayan, parating. Nakita na niya yan, mga fishing. Kaya inabangan na lang. Oh. So, yun. Data, the actual nga panakaala na, mga fishing. Yan yung actual na pagkahuli ni Dave. Sa good size na yan. So, ganun lang. Mag-aabang ka lang dyan. Ano yun? Maghihintay ka ng tatawid ba? So, ayan oh. 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 Malapad yan mga ka-fishing. San ka ba, diba? Kung ganyang kalapad naman yung mahuli mo, eh, sulit na yan. Grabe oh. Ang laki. Unang huli ni Dave. Good size na good size. Ayan oh. Maganda yung suggestion ni Sir Armando and isang viewer po natin na yung alambre daw ato yung gawin naming tali ng mga nahuli namin. Maganda yon. Pag nasira tong electric wire na ginagamit namin, so ayun nga yung gagawin namin kasi mas madaling itusok pala pag alambre, tama nga naman. Kaya thank you so much po Sir Armando sa suggestion. Ayos! Oh, ang unang huli ni Dave, ayan oh, malapad, napakatabak. So, ako naman, ang sasabak. Ayan, ako na yung nag-aabang dyan, mga ka-fishing. Yan oh, sa gilid ko lang itinututok, tapos naghihintay ako nang biglang magpapakita. At yan na, meron na akong nakitang parating. Tignan nyo oh, sumisili pa yung dahan-dahan, pero grabe nun ha. Dahan-dahan, tapos biglang, tignan nyo, biglang bumilis. Ayan, sumisilip lang muna, oh. Tapos, biglang umabante, umapat sa pana, oh.
Kaya walang kahirap-hirap yun. Ay nako, yung mga nagpapada, nako, relate sila dito, alam nila. Yung pakiramdam pag mga ganong eksena. Iba talaga, walang anong ta, sabi ng viewer, walang katumbas na saya ang mararamdaman mo. Kasi kung merong magpakitang ganong kalaki. So yun, good size. Mas malaki lang yung nahuli ni Dave. Eto, nagre-ready na siya, oh. Nagre-ready na si Dave. Salitan kami, kasi isa lang yung pagsilipan dito eh. So yan, si Dave naman ang papasok ngayon. Ayan, eto yung na-video nyo. Abang ulit. Ayun, oo, oh. Meron siyang nakita. Kaso nga lang, lumayo, oh. Tatamaan pa rin ba ni David yan? Hindi, eto, nandiyan pala, oh. Lumapit pa. Kaya easy target. So, ganun, kaganda tong spot. Itong pinag-aabangan namin to. Kahit bukas, pupunta ka na naman dito. Meron na naman. Walang kaubusan kasi napakasukal. Ayan, eto naman. Ako to mga ka-fishing. Ako yung nag-aabang dyan. At tignan nyo yung biglang papakita sa harap ko. Ayan, oh. Oh, ang laki. Oh, ayan, oh. Mabilisan lang yan. Pero good size, mga ka-fishing. Ganun lang, salitan kami nag-aabang dyan. Eto, oh. Tignan nyo. Ang lalapad talaga. Umaabot talaga sa ganyang size yung mga isda dito kasi... hindi napapasok ng mga nangunguriento at saka yung fishing net. Ayan, kaya ganyan kalalaki yung mga isda sa spot na to. Gaano kaya karami na yung nahuli namin dito? Sobrang dami na, baka isang kaban na tilapia siguro. Kasi matagal na kaming nagpapana dito, hindi talaga maubos-ubos. Kaya kung pang-ulam lang, nako, gusto mo lang makahuli ng tatlo, ganun. Mag-abang ka lang dyan ng ilang minuto, uwian na, pwede ng pang-ulam, ganun yun. Ganun kaganda itong spot na to. Ang laki nung nahuli kong pangalawa, oh. Mas malaki kaysa naunang huli ni Dave. Yun lang, merong problema sa isang camera natin. Ayan, oh. Pinasok ng tubig, nagmumoist yan. Grabe, kaya ang gagawin namin. Ipipilad namin muna saglit, mga ka-fishing. Saka pati rin tong camera ko, medyo ayun, sa gilid ng casing niya, meron na rin nabubong mga tubig-tubig. Kaya ako lang muna ang mag-abang, mga ka-fishing. So yan, meron na naman. Oh, may nakita kong parating. Oh, bilis, diretso lang, kupak na. Ganun yan, mabilisan yan, mga ka-fishing. Kaya dahil makikita mo naman kung parating pa lang yung isda, tutok mo na. Ganun yun. Good size ulit. Ayan, oh. Nabitawan ko pa nga yan, oh. Kaya buti na lang nasalo ni Dave, mga ka-fishing. Oh, ang lapad din. Mga ilang piraso na yung nahuli namin, oh. Nakatatlo na ako, nakadalawa na si Dave. So, puro good size yun, mga ka-fishing. So, mahigit na 1 kilo na yon. Ayan, pwede na to yung camera ni Dave na tuyo na. Kasi hindi na masyado makita sa video pero napakalakas ng araw, mga ka-fishing. Ayan, bilis na natuyo. Kaya, ayan, siya naman yung mag-abang. Ayan, si Dave naman kasi pwede na yung kanyang camera dahil napakalakas ng sinag ng araw, mga ka-fishing. Check natin, ayan o, oh, natuyo ka agad. Ganun kabilis kasi sabi ko nga as in napakalakas ng sinag ng araw, mga 1 p.m. pa lang eh. So siya naman ang mag-aabang. Salitan lang kami dyan, oh. Grabe pag nakahuli ako, siya naman pag nakahuli din ako, pag nakahuli din siya, ako naman. Ayan, dine-check mabuti yung camera kasi sayang din, baka hindi naka-play o hindi maganda yung sight. Eh, sayang din kung makahuli na malaki, hindi ma-video, mga ka-fishing. So yun, eto yung kanyang na-video, oh. Ay, yan lang, dyan lang kami nag-aabang, mga ka-fishing. Naghihintay ka nang biglang tatawid dyan.
kailangan ka naka-ready kasi biglaan lang yan. Ay, yan o. So, meron nang natatanong si Dave. Nasa kanan ulit. Ayan na naman, oh. Oh, nag-side pad. Ganun yun. Talagang napakagandang spot to. Grabe. Yun lang. Pakalilinisan na talaga to. So, ayan, oh. Yan yung nahuli ni Dave. Good size na good size, oh. Pag nilinisan na to, mga ka-fishing, wala na. Mawawalan na kami ng napakagandang spot. Si Dave pa rin ang nag-abang dito kasi ayun yung camera natin ang nag-moist naman. Kaya siya muna yung mag-abang. At ayan, meron. Ayan, malayo lang. Tamaan pa ni Dave yan. Ayun, grabe ang layo nun. Pero natamaan yun, mga ka-fishing. Natamaan dahil napakaganda tong pana, napakalakas. Kaya yun, thank you so much Sir Romel Vergara sa mga panang ginagamit po namin. Salamat po talaga. So, kasi yung ganung kalayo, pag mahina lang yung pana mo, lang, hindi mo matatarget yun. Oh, tignan nyo, pag-abot lang, pagtusok lang, oh, hindi masyadong bumaon yung bala kasi malayo. Natamaan pa rin. Sa ulo pa, oh, matigas pa yan, kaya napakalakas ng pana. So, si Dave pa rin. Kasi parang wala na yung camera ko, as in, nag-moist na talaga. Ayan, abang ulit. At meron na naman, oh, sa gilid. Ayan, oh. Sumiksik lang. Tingnan na nga natin kung kaano kalaki yun. So, ganun lang yung mga eksena dito, eh. Aabang ka lang na ganun. Tapos biglang merong tatawid. Oh, target na yon, mga ka-fishing. Ay, so, ang lapad pala, oh. Ang laki na yan, oh. Halos aabot na ng 5 fingers yan, mga ka-fishing. Ayan, talagang kabisado pa rin ni Dave. Pwede pa rin pang dagat si Dave, oh. Kayang-kayang mag-target. Soon, sana nga makapunta kami sa dagat na. Eto, habang pa rin si Dave dyan, mga ka-fishing, oh. Ayan, as in, tahimik lang siya dyan na nag-abang. At meron na naman parating, oh. Hindi na papansin si Dave, tumapat sa pana. Ayun, yung mga ganong itsura, yung parang paalis na yun, mga ka-fishing. Napansin na kasi si Dave. Pero bago umalis na, tamaan na. Si Dave na lang muna mag-abang kasi wala. Ayaw pang, hindi pa natuyuan yung casing ng camera natin. Nagmo-moist pa rin. Eto, uy, grabe, natakol. Ay, sus. Ang laki itong nahuli ni David, mga ka-fishing. Mas eto ning, oh, yan yung slow mo, oh. Grabe, ulo pa lang. Oh, ang lapad, oh. Mahigit na 5 fingers siguro yan. Grabe, nakadali pa ng malaki, oh. Ito na yung pinakamalaking nahuli namin ngayong araw, ngayong pagpapana namin. Ayos, ayan, sumabit. Kaya nilapitan ni Dave. Sa pagganyang kalaki, nakatawag na hilain kasi baka makawala pa. So, ayan, oh, ganda ng tama sa ulo. Pagsilip na ganun, eh, tinamaan na ni Dave. So, ayan. Iyan yung pinaka good size na nahuli ni Dave, oh. Ang lalaki na ng mga nauna pero ay yan, oh, sobrang laki na niyan. Napakasaya na niyan pag makahuli ka ng mga ganyang size. Grabe, iba yung saya na mararamdaman mo. Eto, meron na naman, oh. Pero ayun, nalilitan si Dave kasi meron siyang nakitang mas good size na parating. Ayan, oh, dami nilang parating, oh. Pero hindi yan ang good size. Ayun, yung isa daw. Kaya yan ang ininta ni Dave. Sa pool. Grabe. Yun yung mahirap na eksena. Yung mapipilian ka. Eh, hindi mo tinamaan yung nauna. Eh, bigla umalis na lang. So, ayan, good size ulit. Eto pa yung mga na-video ni Dave, oh. Hindi na ako nag-abang, mga ka-fishing, kasi may problema yung casing natin. Eto, uy, ang bilis. Ay, sus. Ang bilis nun.
Wala, walang chance na nakalabit ni Dave yun. Maganda yung mga biglang lilitaw na lang dyan sa gilid. Ganun sana. So, iyan ang hihintay ni Dave. At meron na nga. Ayan po, nasa gilid lang. Sakpul yun ha. Hindi masyadong kita pero tignan natin. Ayan, katamtaman lang yung size. Pero pwede na yan. Abang ulit. Ayan, ang good size mga ka-fishing. Easy target yun. Lumapit talaga. Oh, grabe. Ang dami nang nahuli si Dave oh. Mga 8 piraso na siguro. Kaya, ayan. Nag-decide na kaming tama na muna yan. Para may babalikan kami bukas. Pwede na yung camera natin. Kaya, i-trinay ko pang mag-abang para madagdagan naman yung huli ko. Nakatatlo lang ako eh. Ayan, meron oh. Ay, yung ulo lang nang sumilip, mga fishing. Tignan nga natin. Natamaan. Uy, natamaan. Tignan natin kung good size. Oh, good size. Ngayon sinabi ko, sumilip lang kasi kaya yung ulo. Ulong natamaan. So, yun. Naka-apat naman tayo. At eto, tama na. Para may babalikan kami bukas. Dito lang talaga kami nakahuli, oh. Ayan, eh. Tignan natin, mga ka-fishing. Diyan lang. Diyan lang kami nag-abang. Ayan, kauuli ko lang kaya malabo. Ayan. Grabe. Kung lilinisan tong spot na to, nako, wala na. Wala nang magandang pag-abangan na yan. So yun. Talagang tumigil na kami, mga ka-fishing. At grabe, ito lahat yung mga nahuli namin. As in, siguro may gitsang oras naman kami nagpana dito oh. Kasi matagal din yung tanggalin mo yung nahuli mo, ganun. Mamaya pupulubot yung tali, ganun. Pero tignan nyo naman, ay sus, grabe oh. Yung mga ilang kilo kaya yan. Baka 5 kilos na yan. Kasi mga good size lahat yan oh. Ayan lang yung nahuli ko mga ka-fishing. Naka-apat lang tayo oh. Pero si Dave, ayan oh, tignan nyo to. Ayan, ang laki niyan mga ka-fishing. Oh, more than 5 fingers, mga 7 fingers na kalaki niyan. So yun, as in talaga, jackpot naman tayo ngayon. Jackpot ulit. Kaya, ayun, masaya. Masayang pagpapana. At nag-enjoy kami ni David. Thumbs up po. At yun, hanggang dito na lang. Nako, maraming salamat po talaga sa inyo mga ka-fishing. Pero yun lang, pasensya. Hindi natin naihabol ang mga shoutout. Yun, sa susunod na lang po, i-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po.